Magandang umaga mga igan, 6 na araw na ngayon mula ng halos burahin ng bagyong Yolanda ang ilang lugar sa Visayas, partikular ang Tacloban City sa Leyte. At maraming pa rin tayong mga kababayan nagtitiis sa mahirap nilang kalagayan. Kamusayin natin ang sitwasyon doon at live, narito po si Susan Enriquez. Susan. Arnold, sumikat ng araw. Kumakapal na naman ng tao dito sa Paliparan. Ito yung mga kababayan natin mula rito sa Tacloban City na nagnanais na makaalis na sila dito sa lugar nila sa lalong madaling panahon. Matapos na sila ay salantahin itong malakas na bagyo nitong nakalipas na Biyernes. Yung iba mga yung palang nagdadatingan, pero yung karamihan doon sa mga kababayan natin dito na nagpalipas ng magdamag at naghihintay ng eroplano, maaari nilang maasakyan papalabas ng Tacloban, commercial man o yung mga C-130 na nagsasakay ng mga kababayan natin papunta ng Cebu at Manila. Kaya nakikita ho natin, mahaba na naman, makapal na naman ang mga tao sa mga oras na ito, gaya po ng dinatnan at inabutan natin dito sa Tacloban Airport kahapon nang dumating tayo. Bawat isa nagnanais na sana'y makasama na sila sa mga umaalis na eroplano mula rito sa Tacloban. Narito po ang aking report. Mahaba na ang pila ng mga taong papaalis ng Tacloban nang dumating kami dito Miyerkules ng umaga. At habang lumilipas ang oras, pahaba ng pahaba ang pila. Bata, matanda, lalaki at babae, lahat nagugustong umalis na dito sa Tacloban matapos ang nangyaring bagyo nitong nakalipas na Biyernes. Alamin natin kung ano ang dahilan ng mga kababayan natin dito na gusto na ho lahat makaalis. Alam nyo yung pila hong ito, isa yung papunta ng Maynila at isa yung papunta ng Cebu. Yung iba, sabi kanina pa hong umaga nakapila at hanggang ngayon hindi pa nakakasakay ng eroplano. Alamin natin dito, bakit gusto nyo hong umalis ng Tacloban? Wala na po kasi dito man pagkain at saka tubig at saka marami po kasi magnanakaw. Ninanakaw po lahat ang tindahan. Sinisira po nila. So natatakot din po kami. Baka pasukin ang mga bahay namin. Patayin po kami. Saan nang punta nyo? Sa Maynila po, sa Paranaque. Again, kuya ikaw, papunta ka na saan? Sa Maynila. Bakit aalis na kayo ng Tacloban? Kasi medyo magulo pa dito at saka hindi maganda yung amoy niya. Baka magkasakit na lahat ng pamilya namin Buong pamilya namin nandito. So lahat kami pupunta doon sa Manila muna. Iwanan nyo na yung Tacloban? Hindi, we still love Tacloban. We will be back here. Hanggang matapos lang ito. Okay. So ito yung mga kababayan natin, nakita nyo, kaya ho yan yung mga nakaupo na dahil kaninang umaga pa, yung ibang araw ho, madaling araw pa, nakapila dito sa pagnanais na makasakay na nga ng C-130 papunta ng Cebu at Manila. Kaya lang yung mahabang pila nga ho, nadagdagan dahil medyo madalang ho yung dating ng C-130. Nay, kayo, saan kayo pupunta? Sa Manila. Bakit po? Kasi nga yung bahay namin, pinasok ng mataas na tubig, tapos yung mga patay pumasok sa loob ng bahay namin. Kaya hindi kami makabalik-balik. Uwi na lang kami sa Maynila kasi yung mga apo ko ba, itong apo ko may lagnat pati. Tapos ako inasma. Kayo po na, gusto niyo ba manawaga? Yung kapatid ko na nag-alala dyan sa Maynila, kung nakikita niyo ako ngayon, adi ako ha, GMA, Channel 10. Channel 7, ang akong bugto dito sa Maynila. Adi kami airport yan na, nagpipila kami ha C1. Kung nakakakita ka mo yan na, alayan na lang ko, pag sundo kami sa Maynila dito, pag abot namon dito ha Maynila, sunduan na lang kami. Job, sal, nong, adi kami yan na ha airport. Kung nababatian mo kami yan na, Grabe, basta. Sunduhan nyo lang kami dito sa airport at ako mga anak. Salamat po. Salamat po. So, yan po yung mga kababayan natin. Nakita nyo, medyo bumali na ho yung... Salamat po. Bumali na ho yung pila dahil pahaba nga ho ng pahaba yung dumarating. Nadadagdagan yung mga tao na bumipila dito at naghahangad na makasakay ng C-130 papalabas ng Tacloban City. Kung ganyan po yung inabutan nating sitwasyon dito sa airport kahapon sa Tacloban, ngayon ganito na lang po ang nakikita natin sitwasyon habang
tumataas at sumisikat ang araw, lalo pa hong dumarami ang mga kababayan na pupunta ho dito. At maya-maya ho makikita ho, hindi lamang ho dito sa airport ganito kakapal ang tao, dahil maging ang isang barko ho ng Philippine Navy na aalis mamaya alas 10 ng umaga. Makikita ho natin mamaya kung gaano rin ho karami ang mga kababayan nating sasakay at aalis na ng Tacloban. Arnold? Susan, kasi ang particular na reklamo dyan, no, pagkain at tubig, wala ka ba nakikita dyan na parang distribution center o relief center na talaga makita mong may nagbibigay ng pagkain sa ating mga kababayan? Arnold, andito kami sa airport, ano, at nakikita natin, nakaset up dito yung mga ilang ba, yung DOH, siyempre, dyan yung mga ating mga sundalo, mga pulis natin, DOTC. Pero wala kami nakikitang relief distribution center dito. Eh, sabi nga ng mga kababayan natin dito, kahit na tigdadalawang nilagang itlog lang at isang maliit na bottled water, para lang maibsan yung kanilang matinding gutom, dahil yung iba dito, tatlong araw na naghihintay. Ang problema kasi talaga, Arnold, wala kaming nakikita. Yun naman talaga ang sitwasyon. Dahil kung may walang sistema, so hindi din naman nila alam. Halimbawa, kung meron man, ay nasaan ba? Para maiparating natin sa mga kababayan natin. At makapunta sila at hindi sila parang dito na parang nanlilimos ng mahihinga ng pagkain at tubig dahil sa tagal na nga nila. Yun ang talaga malaking problema dito, Arnold. Kasi lahat ng ahensya, no? DSWD, sinasabi inandyan, pero baka hindi lang alam ng kababayan natin kung saan sila pupunta. Eh kung, kasi diba dapat ipapaalam nila. Saka parang halimbawa, kung gusto nilang talaga nilang madaling maiparating sa mga kababayan natin, halos lahat naman yata ng mga taga-Tacloban andi dito na sa airport eh, dahil gusto nila umalis na lahat eh, diba? So diba mas maganda para hindi na kayo mamumroblema kung paano ipamamahagi, dito kayo maglagay ng relief center, relief distribution. Bakit hindi? Eh wala, hindi nila alam kung saan pupunta, saan bang, may makukuha ba talaga, may pinamamahagi ba talaga. Yun yung tanong ng mga kababayan natin. Eh nakikita pa nila pag lumalapag dito yung mga eroplano na may mga dumarating na mga relief goods, lalo na yung mga nanggagaling sa ibang bansa. So yun yung tinatanong nila, bakit hindi namin nararamdaman, bakit wala kaming natatanggap. Nasa airport lang. Okay, maraming salamat, Susan Enriquez.